Hello mga Mi! Kamusta mga kabayan, especially sa mga nagtatrabaho dito sa Hong Kong? Kamusta mos? Kamusta ang buhay Hong Kong mga Mi? Especially sa mga baguhan. So for today's video, sasagutin ko lang po yung aking mga friendship na nagtatanong sa messenger ko kung mahilig ba daw ang mga Chinese sa pets. Based on my own observation, sa mga nakikita ko guys, mostly yes, mahilig sila sa mga pets, especially sa aso. But not all, kasi yung amo ko, ayaw nila ng pet. Kahit aso or any pet, ayaw nila. Yung si isang grandma takot, yung isa ayaw niya lang talaga. Siguro ayaw niya yung parang may aalagain pa. And yung amo ko naman na babae, tinanong ko siya one time. Kasi parang wala ako talagang napansin sa kanila na mahilig sa pet. So ang sagot lang niya sa akin, sabi eh, parang mahirap na daw kumuha ng isa pang aalagaan like yung pet. Kasi sa anak pa lang daw niya, hirap na daw siyang alagaan yung anak niya. What more pa daw kung mayroon pang aalagaing isa like pet, ganun. So naisip ko, okay, hindi pala talaga lahat mahilig sa pet or sa aso especially. Ayaw nila ng ganun. Walang mahilig sa family dito sa amo ko. Kaya alaga ko lang is yung isang bata, 3 years old. Nag-3 siya last month. Yeah, bago pa lang ako dito nung turn 3 siya. Nag-aalaga, nakapag-alaga naman ako ng pusa, ng hamster, birds, ng aso. Yun, sa Saudi ko yun experience. Pero hindi yung tutok doon ha. Kasi parang short period of time lang naman yung nakapag-alaga ako ng ganun sa Saudi. Yun lang guys, hindi lahat ng mga amo dito is gusto ng pet. Hindi lahat. Ako din kasi ayaw ko talaga ng pet. Kasi one time na may nag-interview sa akin na mayroon yung pet, gusto ko na sana nang i-grab kasi maganda eh, stay out siya. Stay out yung job offer sa akin that time. Pero naisip ko, hindi ako talaga sa mga like aso. Yung hindi ko nakakausap, yung hindi sumasagot. Yun, isa yun sa mga purpose ko. Kasi gusto ko, kapag kinakausap ko, or yung tipong pag happy ako, nafe-feel nila na happy ako talaga. Yung totoong literal na talagang tao yung maano. Kahit pa siguro 2 years old yan or 1 year old, as long as I know na mararamdaman naman niya yung ano ko talaga. Iba kasi yung talagang later on makakasagot sa iyo, mafe-feel ko ano mga sinasabi mo. Anyhow, yung ibang aso naman guys, ewan ko, matalino naman yun. Parang nafe-feed din naman nila yung mga emotions natin. Pero iba pa rin talaga yung human being. Hindi ako ganun kamahilig sa pet, pero na natutuwa akong makita na yung mga pet na magaganda, yung aso, ang gaganda nila, ang ganda ng mga hair. Pero ayoko lang yung pag kinakausap ko, hindi sasagot. Gusto ko yung pag na-express ko yung gusto kong sabihin, may sumasagot sa akin. Ganun. Sige, magkaiba naman tayo ng gusto. Yung iba naman, gusto nila yung aso lang kasi hindi naman yun magre-reklamo, hindi naman yun iiyak, aalagaan mo lang, pakakainin mo lang, yun, tapos patutok pa ang paliliguan mo, unlike sa bata na iiyak, magpupuyat ka, kesyo gato, marami talagang ayaw ng bata din. Kaya, magkakaiba tayo ng gusto, so depende na lang talaga yan guys kung saan kayo mapunta if ever na ayaw nyo ng pet or ayaw nyo ng bata. Kaya, I suggest na kung mag-a-apply kayo, through direct na lang and as much as possible, dapat marami kayong direct agency na alam dito sa Hong Kong para mas marami kayong mapasahan ng application nyo and marami ang mga possible employer na makakakita ng mga applications nyo and tatawag sila sa inyo. So marami kayong choices. Pwede naman kayong mag-refuse ng mga job offer na inaalok nila sa inyo or in-offer if ever na hindi nyo magustuhan. Then pag tumawag yung ibang agency, pwede rin naman na piliin nyo yung parang mas bet nyo talaga kung saan kayo mas prefer or mas komportable. So yung sa akin naman, apat yata yung link na in-applyan ko, pinasahan ko ng applications ko. Pero ang pinaka napili ko talaga is yung last na tumawag sa akin na employer, especially yung alaga ko, nakita ko din. Kaya medyo naging kampati ako, sabi ko, tapos wala din silang pet, so pinili ko yung walang pet. Kasi kung wala, hindi tumawag siguro tong amo ko ngayon. Hindi sila nag-confirm sa akin. Probably, ang magiging alaga ko ngayon is either matanda or yung aso. Kasi marami na yung options kung sinong piliin ko that time na nag-apply ako. Pero mas pinili ko yung sa kay Wild Magenta kasi pasok talaga siya sa gusto ko. And gusto ko din yung nakakausap ko yung mga employer ko na
fluent sila mag-English para hindi ako mahirapan mag-express ng mga gusto kong sabihin, guys. Yun talaga kasi, importante ang communication, good communication. So, that's all. Napashare na ako sa inyo sa ibang bagay. Pero, yun lang. Hindi lahat ng among dito sa Hong Kong ay mahilig sa pet. That's all for today's video.